Sa lahat ng bata, si Angela ang may kakaibang pangarap sa buhay. Pangarap daw niya maging manananggal. Gusto niyang gayahin ang napapanood sa TV na humihiwalay ang kalahating katawan, nagkakaroon ng pakpak at lumilipad sa gabi. Ang astig po kasi, sana ganoon din ako. Natutuwa pang wika niya sa ina. Galit na galit naman ang ina niyang si Belinda. Sa sobrang galit ay pinalo siya nito ng hangir sa puwit at sinigawan pa ng malakas. Matapos pagmalupitan ng bata, ang kasambahay naman nilang si Irene ang pinag-initan nito. Huwag mo na kasing inaaya ang bata kapag nanonood ka ng nakakatakot. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isip. Umiiling si Irene. Hindi ko naman po siya niyayaya. Siya po ang kusang lumalapit at nakikinood. Hinahayaan ko na lang kasi umiiyak kapag hindi nasunod ang gusto. Napabuntong hininga si Belinda. Ayaw ko nang maulit ito. Maliwanag, bantayan mo siyang mabuti. Palibhasa ay palaging nasa labasa ng ina at nagsusugal. Kaya hindi nito nasusubaybayan ang anak. Sa katulong nito palaging inaasa ang pangangalaga sa bata. Lihim namang nainis si Irene. Kala mo kung sinong magsalita? Siya nga itong sugal ng sugal dyan sa labas. Sariling anak hindi mabantayan dahil sa sugal. Bulong niya sa sarili. Isang gabi ay naiwang mag-isa si Angela sa sala. Tulog na sa kwarto ang katulong at nasa sugalan naman ang nanay niya. Palagi ring wala ang ama niya na abala sa trabaho at tuwing gabi na umuuwi. Ngunit ng mga oras na yon ay hindi pa umuuwi ang tatay niya. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Angela na gayahin ang transformation ng manananggal na napanood niya sa TV. Ang manananggal ay nagpapahid umano ng langis sa katawan bago magpalit ng anyo. Naghanap siya ng langis sa kusina, ngunit wala siyang nakita. Pagpunta naman niya sa banyo, nakita niya ang baby oil na nilalagay sa likod niya bago maligo. Binuhos niya ang baby oil sa palad at sinimulang pahira ng kalahati ng kanyang katawan. Pumikit siya at ninamnam ang mga sandali. Kung ano-anong salita pa ang inimbento ng bibig niya, na kunwari kuno ay isang ritual. Ilang minuto siyang nakatayo sa kusina, ngunit walang nagbago sa kanyang anyo. Sinubukan niyang lumabas ng bahay at doon hinintay ang pagtubo ng pakpak sa likod niya. Ngunit tulad kanina, nauwi lang sa wala ang paghihintay niya. Nagmukha siyang tanga habang nakatayo at umaarte na nagbabagong anyo na raw siya. Hanggang sa magbukas ang gate at naabutan siya ng tatay niya. Angela, anong ginagawa mo rito sa labas? Larawan ng pagtataka si Mando. Kasi naman kanina pa ako naglagay ng langis pero hindi pa rin ako nagiging manananggal. Inis na sagot ni Angela. Ano? Nalukot ang anyo ng ama. Pumasok ka na nga sa loob. Lintik kang bata ka. Napagalitan si Angela. Heto siya at nagmumukmuk sa kwarto. Umiiyak dahil walang nangyari sa mga ritual na ginawa niya para maging manananggal. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Isang araw, nakatagpo muli si Irene ng classic Pinoy horror movie sa TV. Tungkol ito sa mga sirenang nangunguha ng mga lalaki at dinadala sa ilalim ng dagat para kainin. Napadpad naman sa sala si Angela at nakita ang pinanonood niya. Umupo ito sa tabi niya
at nakinood din. Angela, akala ko ba naglalaro ka sa kwarto mo? Dito na lang ako, may bago na palabas eh. Baka pagalitan na naman ako ng nanay mo niyan kapag nanood ka pa ng nakakatakot. Hindi, akong bahala. Hinayaan na lang din ni Irene ang bata sa huli. Ang totoo, gustong gusto niya kapag may bata siyang kasama sa mga palabas na pinanunood. Lalo na kapag ang bata ay hindi matatakutin gaya ni Angela. Masarap daw kasi kasama ang mga batang walang takot sa pinapanood. Manghang-mangha si Angela sa napanood na bagong horror movie tungkol sa mga sirenang kumakain ng tao. Ginaya na naman niya ang paraan ng transformation ng mga ito. Nagpunta siya sa banyo at ibinabad ang sariling katawan sa tubig. Ilang minuto siyang nasa batsa, ngunit hindi naman tinubuan ng buntot ang mga paa niya. Dismayado na naman siya pagkalabas sa banyo. Sakto namang lumabas ng kwarto ang ama niyang kagigising pa lang at naabutan siyang basang-basa. Binalot ng pagkainis si Mando. Angela, bakit ka nagbasa ng katawan? Kaliligo mo lang kanina. Muli na namang napagalitan si Angela matapos sabihin ang ginagaya nitong halimaw na sirena sa TV. Huwag kang lalabas dyan. Anang ama niya matapos siyang ikulong sa kwarto. Naglilinis sa sala si Irene nang dumako roon si Mando at nagsisigarilyo sa harap ng bintana. Sir, kinulong niyo na naman po ba si Angela? Wala sa loob na naitanong niya. Lumingon si Mando sa kanya. Nakangiti. Iba ang titig nito. Tila nang aakit. Huwag mo nang intindihin yun. Pero teka, magpahinga ka muna. Kanina ka pa naglilinis dyan. Baka mapagod ka. Lihim na napapangiti si Irene sa naglalambing na tinig ng lalaki. Napilitan siyang sundin ang utos nito na magpahinga muna at sabay na lang kumain sa kusina. Kung mag-usap ang dalawa, daig pa ang mag-asawa. Mabuti na lang at wala si Belinda sa bahay ng mga oras na yon. Gabi, nainip si Angela sa sariling kwarto. Kaya naisipang magpunta sa silid ng katulong. Naabutan niya si Irene na may pinapanood sa cellphone nito habang nakahiga sa kama. Bahagyang nagulat si Irene nang biglang pumasok si Angela sa loob ng kwarto. Ano yung pinapanood mo, Ate Irene? Lumapit ang bata at tumabi sa kanya. Nahiya si Irene na ipakita ang pinanonood nito. Pero sa huli ay wala rin siyang nagawa nang agawi ng bata ang cellphone. Ano kasi yan? Hindi alam ni Irene kung paano ipapaliwanag ang porn videos na pinapanood niya. Bold ba to? Halatang nagulat ang bata. Parang ganun na nga, Angela. Pero wala namang horror dyan kaya akin na. Sinubukan niyang kunin ang cellphone sa bata, pero ayaw itong ibigay sa kanya. Panood din ako nito. Walang nagawa si Irene at hinayaan na lang muli ang bata. Naisip niya, hindi naman siguro kailangan pagbawalan ng bata na makapanood ng ganoong mga palabas. Dahil paglaki ng mga ito, ay matututunan din nila itong gawin. Alam mo, Angela, kapag nag-asawa ka na, gagawin nyo rin niya ng mapapangasawa mo. Kaya dapat habang bata ka pa, okay rin na malaman mo na ang tungkol sa ganyan para agad kang masanay. Paliwanag pa niya sa bata. Magkasamang nanood ng balita ang dalawa ng sumunod na gabi. Pumutok sa headline ng katulong na
binuhusan ng asido. Matapos itong mahuli na nilalandi ang asawa ng amo niyang babae. Grabe naman yan, komento ni Angela. Marami pang napanood si Angela ng mga bayolenteng palabas kasama si Irene. Tulad ng isang batang pinatay ang sariling magulang dahil sa labis na depresyon at kalupitang sinapit. Pati na rin ang mga hayop na binuhusan ng mainit na tubig at kinatay ang mga katawan. Lahat naman ng mapusuan ni Angela ay ginagaya niya. Tulad ng mangkukulam na nagsasagawa ng ritual habang napaliligiran ng mga kandila sa paligid. Sinindihan ni Angela ng apoy ang lahat ng kandila nila sa bahay at idinisplay sa sahig ng kwarto niya. Pinagtutusok din niya ng karayom ang Barbie doll niya habang nakatali doon ang buhok ng katulong na si Irene na nakuha naman niya sa brush ng babae. Ngunit pinagpawisan lamang siya sa ginagawa. Wala na namang nangyari sa babae ng sumunod na araw. Nagmukha na namang tanga si Angela, nainis sa sariling kalokohan. Ewan ba niya kung bakit obses na obses siya sa mga fictional horror character na napapanood sa TV. Nakikita kasi niya kung paano magpalit ng anyo ang mga ito at lumipad tuwing gabi. Nakalilipad sila kahit saan nila gusto. Walang bumabawal, walang kumukontra. Buti pa ang mga aswang na ito, nakakalipad ng malaya sa gabi. Samantalang siya, palaging nakakulong sa bahay. Ayaw palabasin ng mga magulang. Ayaw siyang makipaglaro sa mga bata sa labas. Kinukulong siya palagi sa bahay para hindi raw siya mahawa sa mga batang mapapariwara sa labas. Minsan nga, sa sobrang pagkainip ay napilitan si Angela na lumuhod sa harap ng altar at nagdasal na sana'y maging manananggal siya pagsapit ng gabi. Sana po Lord, tuparin niyo po ang wish ko. Sana maging manananggal po ako mamayang gabi. O kaya sirena. Kayo na po bahala kahit alin sa dalawa. Please po, para naman po makalabas ako kasi nagsasawa na po ko rito sa bahay. Hindi alam ni Angela na nagmumukha na siyang baliw sa ginagawa niya. Naniniwala talaga siya na ang pagdadasal ang tutupad sa hiling niya na maging manananggal. Nang gabing yun, ay larawan na naman ang pagkadismaya si Angela. Ilang oras siyang nakatayo sa labas at naghihintay na magkaroon ng pakpak at mahati sa dalawa ang katawan niya. Subalit wala namang nangyari sa taimtim niyang pagdarasal na sana'y maging aswang. Sa sobrang pagkainis ay nagkulong siya sa kwarto at humagulgol ng iyak. Tuluyan nang nilamon ng sistema ang utak niya. Hopeless na siya. Hindi na alam kung ano pa ang gagawin para lang matupad ang hiling na maging manananggal o sirena. Wala sa loob na nabanggit niya ang pangalan ng demonyo at doon sinabi ang kanyang hiling. Papa Satan, sana naman po tuparin niyo ang wish ko na maging halimaw. Alam niya ang tungkol sa pangalang Satan dahil madalas ikwento ni Irene na si Satan daw ang lumilikha sa mga aswang. Ewan na nga lang ba ni Angela? Ngunit matapos niyang sabihin yun, ay biglang humangin ng malakas sa loob ng kanyang kwarto. Bahagya siyang nanginig sa kakaibang lakas ng hangin na waring bumubulong. Tuluyang pinalayas ni Belinda si Irene kinaumagahan. Nahuli kasi nito ang babae na hindi nagtatrabaho at nanonood lang ng TV kasama ang bata. Ang masaklap pa, horror na naman ang pinapanood ng dalawa. Sabi ko sa iyo bantayan mo ang anak ko, pero ikaw pala itong pasimuno sa pagpapanood sa kanya ng mga ganoong palabas. Kaya nadidemonyo ang utak ng anak ko. Lumayas ka rito,
Layas! Halos tadyakan niya palabas ang babae. Umiiyak namang lumabas si Irene. Dala ang mga gamit niya. Napilitang lumabas ng bahay si Angela para habulin ang babae. Pero agad siyang hinila ng ina pabalik sa loob. Saan ka pupuntang bata ka? Dito ka lang! Nanay naman, nanonood lang naman kami. Ayaw kong nanonood ka ng horror. Dapat mga pambatang palabas ang pinapanood mo. Kasi naman naiinip na ako rito sa bahay. Gusto ko maglaro sa labas para hindi na ako manonood ng horror. Kaso ayaw nyo naman ako makipaglaro sa labas. Naningkit ang mga mata ni Belinda. Aba, sumasagot ka pa. Doon ka sa kwarto at laruin mo na ang mga Barbie mo. Dali! Pinalo siya sa puwet ng ina at pinaghahampas pa ng hanger sa braso. Napilitan siyang tumakbo sa kwarto at nagkulong. Sa sobrang galit ay nadurog ang ulo ng manika sa mga kamay ni Angela. Puno na ng galit ang utak niya. Hindi na niya matiis ang labis na kahigpitan ng ina. Nang araw ding yun, ay bigla na lang may nagbago sa takbo ng isip niya. Hanggang sa tuluyang sumapit ang gabi, ay naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Naiwang mag-isa si Angela sa bahay. Napagtanto niyang walang tao sa loob maliban sa kanya. Kaya naisipan niyang lumabas. Noon lang niya nakita kung gaano kaganda sa labas. Kung gaano kaganda ang dilim. Ang dilim na bumubulong sa kanya para lumabas ng bahay. Tuluyan nang nilamon si Angela ng mga halimaw na pinapanood niya sa TV. Dahil sa labis na pagmamalupit ng ina. Wala nang ibang nananalaytay sa puso niya kundi galit. Galit na anumang sandali ay sasabog at magbabagong anyo. Bigla siyang nahuli ng ina na naglalakad sa gilid ng madilim na daan. Kahit nasa labas ay pinagpapalo siya nito at sinigawan. Pagka-uwi nila sa loob, ay pinagsasampal siya ng ina at dinala sa kwarto. Talo sa sugal ng gabing yun si Belinda, kaya mainit ang ulo niya. Kahit kailan, malas ka talagang bata ka. Mula nang isilang kita, hindi na ako nananalo. Buwisit ka. Halimaw ka. Halimaw ka sa buhay ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang lumabas sa bibig nito. Puro hagulgol lang si Angela habang nagbubunga nga ang ina. Nagtalukbong na lamang siya ng kumot sa kama para hindi gaanong marinigang nakabibingin itong boses. Ang paghagulgol ay nakatulugan ni Angela. Ginising lang siya ng isang napakalamig na hangin. Sa pagmulat ng mga mata, iba na ang galaw niya. Parang sinasapian na siya. Gumulat sa kanya ang mga pusang nag-aaway sa likod ng bahay nila. Bumangon siya sa kama at nagtungo sa likod ng bahay. Labis siyang nairita sa ingay ng mga ito. Bigla niyang naalala ang napanood sa balita tungkol sa mga pusang binubuhusan ng mainit na tubig. Kinuha niya ang takuri na naglalaman ng mainit na tubig at binuhos sa mga pusa. Takbuhan ng mga ito at halata sa boses ang sakit na naramdaman. Nabangga pa nang dumadaang sasakyan ng isa. Kaya hayon, durog ang katawan. Nagising din si Belinda dahil sa labis na ingay. Pagtungo sa kusina, nakita niya ang bukas na pinto ng likod ng bahay. Naghinala agad siya na baka si Angela yon na nagbalak na tumakas. Humanda ka sa akin pagbalik mo. Hindi niya alam ang hinahanap niya ay nasa ilalim ng lamesa. Nagtatago. Maya-maya,
lumabas si Angela sa lamesa. At habang nakatalikod ang ina, ibinuhos niya rito ang natitirang laman ng takuri. Sindak na nagsisigaw si Belinda sa sobrang pagkapaso. Napaluhod siya at umiiyak sa sakit. Lumapit si Angela at pinagpapalo ng takuri sa ulo ang ina. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa magdugo ang ulo ni Belinda. Hindi pa nakontento ang bata. Kumuha siya ng kahoy at hinataw muli ng palo ang ulo ng ina. Halos hindi na makilala ang mukha nito sa tindi ng mga palong tinamo. Ang eksenang yun ay pamilyar sa kanya. Kagaya ng napanood na balita na tungkol sa batang pinatay ang sariling magulang sa labis na kahigpitan. Wala na yatang sariling pag-iisip si Angela. Tuluyan ng nilamon ng galit. Tila lahat ng galit ay umakyat sa ulo niya. Lumabas siya para hanapin si Irene. Nais niyang pabalikin ang katulong na naging kaibigan din niya at kasama sa panonood ng mga horror movies. Tagaroon lang din ang babae, kaya alam niya kung saan ito nakatira. Sa pagpasok niya sa bahay ni na Irene, isang hindi inaasahang eksena ang naabutan niya. Mula sa kwarto, nasilip niya sa bahagyang nakabukas na pinto si Irene, kasama ang tatay niyang si Mando. Gumagawa ng milagro sa loobang dalawa, kasabay ng isang maharot na tugtugin. Pamilyar kay Angela ang eksenang yon. Nakapanood siya noon ng isang balita kung saan binuhusan ng asido ang katulong dahil sa paglalandi nito sa asawa ng amo. Tahimik siyang naghanap ng asido sa loob ng bahay. Nakakita siya ng dalawang bote ng asido sa bandang ilalim ng lababo. Maingat niyang dinampot ang mga yon at nagbalik sa kwarto. Nagulat sina Irene at Mando nang bumukas bigla ang pinto. Sabay pa silang nagtakip ng kumot sa hubad nilang mga katawan nang masilayan si Angela. Angela? Anak? Hindi makapaniwala si Mando. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Angela. Binuksan niya ang isang bote ng asido at isinaboy sa mukha ng babae. Nagsisigaw ito at nahulog pa sa kama. Pati ang lalaki ay napasigaw sa labis na paggagimbal. Ang isa pang bote ng asido ay binato naman ni Angela sa sariling ama. Wala na talaga siyang kontrol sa sarili. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Muling lumabas ng kwarto si Angela. At pagbalik, may hawak na siyang kutsilyo. Pinagsasaksak niya ang katawan ng dalawa at nagtalsikan pa ang dugo sa kanyang mukha. Patay ang dalawa sa loob ng kwarto. Halos burahin ng asido at saksak ng kutsilyo ang anyo ng mga ito. Lumabas naman ng bahay si Angela at naglakad na parang adik. Ginagaya niya ang mga zombie na napapanood minsan sa TV. Wala na nga siya sa sariling katinuan. Ang dating batang nangangarap lang maging aswang ay pumapatay na rin ngayon gaya ng mga halimaw na napapanood niya. Natuklasan ni Angela. Hindi na niya kailangan maging manananggal. Hindi na niya kailangang maging aswang. Hindi na niya kailangang maging sirena, mangkukulam, zombie o halimaw. Dahil ng gabing yun, isa na siyang ganap na halimaw. Dugong halimaw na ang dumadaloy sa pagkatao niya. At tulad ng mga halimaw na napapanood niya, hindi na rin niya mapipigilan ang sarili na pumatay. Thank you.